Maganda ng cooking. Sana naman para ng Espiritu Santo. Amen. Habang sumayo ang Panginoon. At sumayo. Habang pamatid tayo sa pagdaliwang ng karawang ng pagpagligtas, makikanawa natin ang pagandang taong ito sa ating buhay. Madama naman natin, tayo rin ay maalala para sa Diyos. Tudaliwang naging nagagawa, pakilala kay Jesus. Pagin tayo man ay mayroong nagdataking misyon sa buhay, ang tanggapin ng Panginoon at papakita sa iba ang kanyang kagandahan. Mga kapatid, inipon tayo bilang lahat ng Anghang Diyos. Gayon tayo sa maawaging Panginoon ng pagpapawa at kumos. Sinugo, tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Dumating na tagapagpagaling ang mga makasalanan ng nagsisisi, Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Nakalugtog ka sa pagkakuwang sa mga pamagitan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, sa Diyos sa kaligtasan.
aming mga lingkod kung tigil ang pagdapat ay pagdibig na wa. Sa pag-ibig na iyong salita ang nagkatawang tao sa sinapupunan ng mga kagali. Magkakalapit ang loob ng mga
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pakulisan mo, Panginoon. Dumating ang oras ng pananalangin ni Elizabeth at nabuhay sa isang balat sa Korda. Nabalitaan ng kanyang mga kalupan ng mga kamagana na sila pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikaw na maharap, dumalo sila sa pagtuloy ng isang Korda. Sa kanya sana ang ipinangaral sa kanya. Gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag ang ipanganaran sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang bigay ng pangalan, ika nila. Kaya dinagyutan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sangkol. Humingi siya ng masusulatan at sulat na ganito, eh, huwag ang kanyang pangalan. Namangarap silang lahat. Bagdang ay nakapagsalitaan siya at nagpuri si Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kalimbahan. Ano pa naging usap-usapan sa buong kamuhulan ng Budaya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito na lahat ang nakaalam at kanilang tanong. Maging ano ang mga kaya ang bata ito? Sa mulat ng iwana, nasa mga sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo po ay nasa ikaw ng araw na ng ating pag-nobena. Isang araw na lang at matatapos na ang ating pag-nobena sa pagpaparangal sa pagpapanganak ng ating mahal na Birheng Maria sa ating pananalo. Sabi nga po natin ang ating acronym para po sa ating pagtitigay ay salamat po. So ngayon ay nasa B na tayo ng po. Ibig sabihin niyo ang tema ng ating pagtitigay ay B, paghinatlan bilang Kristiyano. Paghinatlan bilang Kristiyano. Ano ba ang marama ng pagiging Kristiyano? What makes you a Christian? Ano ba ang mga Kristiyano? Paano ba natin masasabi nila ang tao ito ang isang Kristiyano? Sabagat ay iniwan ang bahas sa kanyang pagkino sa daigdig na ito. Pero siguro ang mga pwede natin sabihin na yan, Kristiyano yan, kasi nagsisipa yan, nagdarasal yan, binyagan yan. O hindi nagmura, hindi umilino, hindi nagsigarulo, hindi nagdadaya, o kumagawa na masama. Marami siguro tayo maibigay na mga trait na maging isang mabuting halimbawa na maging isang Kristiyano. Pero ayahan po natin na tulad na ipinahayag po natin kahapon na on this year extraordinary divine mercy. Sabi nga natin ay yung mercy ay isang pagkakaroon na kung saan makita natin uniting man and God to open
the hope of eternal love. Bahagi na ng pagkilos natin kung mapapansin po natin ay hindi natin manalayo na ilalayo kung sila ka meron sila ng pagkilos. Yung ibinigay po ni Pope Benedict XVI ang kanyang isentral Deus Caritas Res Caritas Res. Doon po maliwanag na itinalagay isa sa harta ng pag-iisang Kristiyano ang umili. Ang umili sa pagkat ng Diyos ay pag-ibig. At kung tayo umili, talagang tayo ay magiging tunay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod sa kalooban ng ating Ama sa Lahat. Pero ayawin po natin na gamitin natin yung salita mercy. May sabi ba, sa pamamagitan ng mercy, ito yung pintuan na nagbubukas sa pag-asa ng pag-ibig na walang kapausan. So kapag pinag-usapan natin, ano ang dapat Kristiyano? Be a man of mercy. Kung ikaw ay naawa ang Kristiyano yan, sa mga doon, sinisimulang mag-usap ang pag-asa ng walang hanggang pag-ibig. Pero how can one be merciful? Bahagi yun ang ating paninilay sa mga taon na ito. Hayaan natin na tingnan natin ang halimbawa ay pinahayag ni San Juan Bautista. Let's take the example of John the Baptist. Dalawang bagay lang po na kung saan ay pwede tayong matutunan na may pahayag na ito yung maling Kristiyano, Ama o Mercy. Una, yung website ng Juan, katulad po ng inayos sa pasimula ng panang pagbibigong ng Misa, na siya ang ibinigay ni Zacarias bilang pangalan ng kanyang anak. Kahit na kung minsan yung kanyang mamaga na mga gustong ibigay na pangalan ay pangalan niya, Zacarias, ay ang ibinigay ng pangalan ng Juan. Ibig sabihin ng pangalan ng Juan o Johanan ay pagpapala ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mapagpala. God's graciousness. God is gracious. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, si Santa Teresa po ng Avila ay isang Carmelite sister. Discuss ang Carmelite. Isa po sa mga prime movers para po sa formation ng Carmelite Order, kasama po si Saint John of the Cross. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, everything is grace. Lahat ay biyaya. Siguro sabihin natin ay bahagi ng pagkilos na ang nakikita natin sa daliliw na ito ay biyaya ng Diyos. Siguro sabihin natin ang makatuloy ng mga kunawain niya, lahat ay biyaya. Pero kapag sinabi natin lahat ay biyaya, wala pa ng disgrasya. Wala pa lang aksidente. Wala pa lang nagtataon na. Because everything is grace. Hindi mo pwede sabihin na ang bagay na ito ay narito. Sindi gawa ng
Isa ang tawagin natin ay an unknown. Nandun lang siya. Wala siyang dahilan. O kung tawagin po natin ay naligaw lang siya. Kapag sinabi natin everything is grace, yung mga maaaring mga nangangang malulukot at mga bagay na hindi maganda nangyari sa ating buhay, eh yung mga ito rin sabihin na disgrasya lang yan. Aksidente lang yan. Hindi. Biyaya lang. Kasi everything is grace. Hindi mo pwede na itong bagay na ito, hindi pwede maging biyaya. Kaya very powerful po ang sabi natin ni St. Therese of Avila. Everything is grace. Kaya kapag sinabi na kahit na yung pagdating ng pamamahala ay isang biyaya. Hindi kaparusahan. Hindi kapahamakan. Kasi everything is grace. Ano ba yung may tutulong ito sa ating pagiging ng pag-Diyos? Nakakita natin na if everything is grace, ay makikita natin na yung buhay namin sa pagiging na ito ay isang pagpapala. Sabi nga po natin ikaw, kahit ikaw mismo, ay biyaya ka ba? Can you consider yourself bilang isang biyaya? Biyaya sa sarili mo, biyaya sa patuloy mo. Kaya kung po niyo maalala, kahapon, isa sa bahagi ng ating pag-inilay, isa na na suggested natin na pwede natin awitin, katulad ng awit ni Maria sa kanyang pagpupuri sa Diyos. Ano, yung awit na maaaring nilika ni Pwede Aria, nung isilang ako sa mundo ito, laking tuwa ng magulang. Bakit? Binali ako eh. Everything is grace. Nothing is accident. So, mayroon ano ba yung hapon na kapag sinabi natin ay ikaw ay biyaya ka ba? Ibig sabihin, hindi ka pabiga. Huwag ka maging pabiga. Biyaya ka eh. Yung ito sa mga na ito, maging biyaya ka. Hindi naman sa pagkat ikaw ay biyaya. Kung ito ibig sabihin nito, iligawan mo sa sarili mo. Kasi pwede sabihin natin na ikaw ay isang ligawan. Ikaw ang iskawa ay isang biyaya in yourself. Kasi mahal na yung pagkakaina. Pero patulad mo ang baba. Ang baba ng isang bagay. Pero patulad mo ang baba ng isang laruan. Yan ang isang regalo, isang pwede mong i-regalo, isang bagay. Pero kung nandiyan na niya sa baba, pagkatapos hindi mo yung binibigay, ay kung tawagin po natin, isang regalo hindi napapakinabangan. Hindi. Yung ating sarili ay isang biyaya, pero walang kinakailangan, ibigay natin. Ibiyaya natin. Iligalo natin. Iligalo mo ang sarili mo. Hanawa, makita natin ito yung sa Kapaskuhan. Sabagat, ito yung ipinapanig sa atin ng aming Panginoong Jesucristo. Hindi lamang kaysa Juan Bautista, kundi sa kanya mismo sa iyo yung pagpunta rito sa daligid na ito. Na siya ang pinaghahandaan natin ngayon ang kabarahunan ng Kapaskuhan. Isang biyaya na ibinibigay mo ang iyong sarili para sa iyong kapwa. Niligalo mo ang sarili mo. Kapag kung ginawa yan, ay maliwanag na ano, ha? Mawain ang tao nito. Ito yung mukha ng awa ng Diyos. Kasi kaya mo ibigay ang iyong sarili para sa iba. Talagang kaya mo ginagawa ito ay sabagat na
sa tinuturuan mo. At ito rin po yung nakita natin ni Senor Bautista. Yung term na ginamit mo ito ay nakita ng kanyang kapitbahay at ng kanyang pamag-anak. Yung ginamit mo na sa ito sa ito ay pinagpala sila ng buong kapal. Pero ito rin natin sa pinito na
Kung tayo lahat ay ulang ng mga Pentecostal, siguro walang daan na tutuli mo. Lahat ay para at walang makulang mo. Kasi bakit? Kasi bahagi yun ang aming pagkundos na ano. Kaya nagpapisan tayo nagkakaroon ng mga daan na makulang mo. Kasi makita natin ang pagkundosan na namunay yung ating sarili na tayo yung makilala. Hindi na ba pagkundosan na masapak na natin yung iba. Huwag lang tayo masapawa. Na kung isang pangyayari na natin sa ating Panginoon, kung isang maraming pwedeng pagiging bahagi ng solusyon sa problema na ipunan na ginagalawa ng Pilipinas. Hindi lang sa nila eh. Hindi na lang ako bida doon eh. Ayaw ko na. Ayaw ko na magtrabaho. Hindi naman yung exact na sinasabi na. Pero kapag wala na sa pinaka-spotlight ng Pag-Dilos. Ayon nga Pag-Dilos kasi kami, hindi naman ako ang nangungo na dyan. Hindi. Huwag natin kalimutan ang Pag-Dilos namin sa taibig na ito at ang pagtulo namin sa pagpapalagana ng pangalaw ng Diyos ay ano, we are only supporting actors and actresses. Si Jesus, ito talaga yung puso natin, ay palabas na Jesus. Ito ay pagdawain ng ating Panginoong Jesucristo. This is the work of the salvation of our Lord Jesus Christ. We want to participate to the work of God's salvation. So hindi kinakailangan na kailangan makagawa tayo ng pagbulihan ay kapag malaki. Kung isa gusto natin, kapag gagawa tayo ng kabutihan, huwag kakagaw. Kapag hindi mo, gamay, hindi na tayo gagawa. Hindi. Kahit yung mali, baka gagawa tayo ng kabutihan. We can also be a man of mercy sa paligid ng pamamahala. Hindi natin kinakailangan lang ang pagkibos natin na magbigay ng awa ng Diyos. Ay pagmalakihan natin. Sabi nga po, kahit maliit, basta't maliit, papunta rin namin. Ito po yung bagay prayer ng Poko ng Pinoy. Kahit maliit, basta't maliit, patungo rin namin. So, ano yung mahalaga? When you open your heart to be a gift to others, even to those who you do not like, you become an image of God's mercy. So, what is the reason for yung puso mo? Maliit pa niya ng malaki, ang mahalaga makita mo, kung sa tingin mo na ito'y makatutulong sa awa ng Diyos na, naging mukha ka ng awa ng Panginoon. When you support in any way, how big or little it may be, you become a place of God's mercy. So, mababahagi po, anong kalitatang ng Kristiyano? Maging maaway. Paano maging maaway? Katulad ni Juan Bautista, na inigalo mo ang sarili mo sa iba. Pangalawa ay magiging katulad ng mga Bautista, dakilang sarili.
Thank you.